picture, tapos isa ka kining laboratory exam mo na ang atong mga wood samples, tapos inyong final exam. Ano sa ganin yung schedule? Murag Friday, no? Nakita na ba ninyo schedule? Wala pa, sir. Ah, wala pa mo kita sa schedule ninyo, final exam. Yes, sir. Ah, sige lang, ako lang i-announce pag makita na ko to balik ang kwan. Kasi murag Friday. Moton, naatay need pa ta mag-conduct og 1 hour exam sa lecture, tapos exam para sa laboratory kining samples, and then kuan dayon kinahanglan pa ta mag final exam. So ang final exam next week na, murag I think murag ang kining subject kay Friday. If wala ko na sipyat na Friday, Thursday or Friday next week. So last na lang gid pud ning kuan mahuman na dai ning semester. So kanu sa mo gusto mag 1 hour exam? Hello? Gomez, Lindoy, Lakaran. Abad, Aro. Kung unsay masabutan sa kadaghanan, sir. Sige, atong ipangutan na dito sa chat ha, kung kanusa mo gusto mag tapos i-verify sa nako kung kanusa inyong exam. Sige. Kadali lang ni atong kuan karon kay Igor mo nako i-guide. Naka-download na ba mo tanan? Nakita na ninyo ang samples to akong gi-upload? Yes, sir. Naapay uban na ito. Yes, sir. Ako'y idugang ato niya. Pero gamay na lang. If nakita na ninyo, ang sulod ato kay mga wood sample pictures, di ba? Cross-section na pictures. Dayon. So, ang exam ato, marag naman ito yung mga identification. If na-download na ito ninyong list sa wood sample, na-list dito nga, nakabutang dito nga common name, tapos scientific name, and then yung kuan yung tawag ni scientific name, and then yung family name. So mao na ang naa dito sa wood sample nga list, katong key of wood specimen, naa dito ang list niya. And then if nakita ninyo ang mga na-download ninyo nga file, those are pictures of wood samples. So naa dito ang mga cross na makita ninyo ang cross section sa samples, and then inyo siyang i-familiarize, like kini nga kini specimen, kini nga dagway, mao ni siyang species. So ina na ang wood identification. Actually mas kuan din na siya kung naamo dire para mas makita gin ninyo ang wood. But since online class man taron, so mao ra gid niya ang kaya nakubaton nga maghatag lang sa inyo og wood samples nga cross section na pictures. Ang exam, for example, sa laboratory is tagaan ta mong pictures, and then i-identify ninyo unsa na siyang species.
So like for example, i-upload nako karon nga adlaw, i-submit ninyo unya gabi eh, or submit ninyo after 1 hour or after 3 hours. And then after 3 hours, pag submit ninyo, dapat naa na dito ang mga species. Kani siyang species, yung yung common name, yung scientific name, and then iyang yung family name. Pag mahulog man siya nga open notes, okay, i-forwardan man ta mo example daan. Dili the same kung naagid mo dere root ang exam murag pareha sa dendro. If umana mo og taxonomy ninyo, ang exam sa Wood ID ina na gyapon nga murag na example yata pa-identify sa inyo dayon. Pero wala yung mga guide. Wala mo yung pictures pareha karon. So sige. Short lang ni ang atong kuan karon. I-guide ta mo kung unsaon ninyo pag describe or unsaon ninyo pag familiarize sa mga samples nga available sa atoa. And before ana ipakita sa ninyo ako ang at ninyong katong lab activity nato, I mean lab guide nga gihatag nako before midterm. So nako yung lab guide nga gihatag itong midterm kini structural features of wood. Kita na ninyo? Yes, sir. Sige. So diri sa structural features of wood, naa diri ang important nga mga descriptions or anatomical na structures na dapat ninyo timan-an. Kay mo una ninyong gamiton saon ninyo pag-describe sa wood. So diri ta mag-start sa iyang pore shape, kini vessels and pores. So for the pores, if hardwood ang isa ka sample, 'di ba namtay nabok pa ni. Na ay hardwood, 'di ba natay hardwood and natay softwood. Si softwood definitely wala na siya vessels. May trackage man ayaw. So dili ka makakita og pores siya except sa iyang resin canals. Mga longitudinal na resin canal. Pero gagmay ra kayo. Pipila ra nakabuok tapos re kalagsa ra kayo makita actually ang yung resin canals. Common siya kung mature ang wood sa softwood. So, dili nini mo makita ang vessels. So, walay mga pores, walay buslot. Kung siyang ipatanaw ko sa inyo niya. And then, sa pore shape, kinalan nyo i-describe po na. Circular ba ang pore or oval ang iyong pore. Pero bantayan po nyo, kay depende po na sa pagkakat. Kung medyo naslant ang pagkakat, so medyo oval ang dagway sa pore. But if flat yung gayo, circular. But naagi species na, although flat man siya, flat kayo yung pagkakat, pero ang iyong pore shape yun is oval. So, sa pore size, kinipod. If dagko kayo ang pores, gagmay ba? Very small ba ang pores? And then, kini. Mauni ang isa sa pinakauna ninyo, aside atong pore shape, pore size, isa ni sa pinakauna ninyo tanaon, ang iyang topography. So sa topography, tanaon ninyo kung, timanin ninyo ha, ring porous ba ang wood, semi-ring porous, or diffuse. I-explain ko na ni sa inyo dati. If diffuse, nagkatag lang ang iyang pores. If semi-ring porous, naa siya arrangement. Early wood, dayon late wood. If ring porous, distinct kayo ang iyang boundary. Naadiri gid ang early wood, naadiri ang late wood. So, isa ninyo sa tanawon una, ang iyang topography. And then, kuman, ang arrangement. So, i-describe na ninyo unsa ang arrangement sa pores. Solitary ba or gainusara lang ang pore? Ano, solitary ba ang pore? Meaning, bulag-bulag sila tanan. Possibly, sa isa ka specimen na ay solitary, naapod siya kining mga pore multiple. Pwede na siya mahitabo. I mean, sorry. Common na siya mahitabo, actually, nga na ay mga solitary, naapod siya pore multiple. But isa po na ka indentor sa isa ka specimen, sa isa ka species. So, pag pore multiple, pwede siya nani, pwede siya tangential radial multiple or pwede po siya tangential multiple. Kung, for example, inani, like this specimen, ang iyang wood race padulong dito. And if ang wood race padulong dito pasaka,
And ang sequence niya is diri pud inatupod ang direction sa multiples, then that is radial multiple. If nibabag siya sa wood rays, then that's a tangential multiple. So, pwede po siya ngayon na ni, poor chain, pwede po siya na nested or in cluster, and wavy. Kining wavy, medyo bihira. But if makita ninyo mo, distinct na gigayo ang species para sa imo, if wavy. So, ang wavy, pwede siya nga flame-like or dendritic, or pores scattered like reminiscent flames. Example, ani ang agoho, na specimen. I think wa pa na ako nahatag ang agoho, ako rin ang ihatag later. Ito po siya nga tangential pistons. So, pores arranged in tangential direction. Usually chain within one ray or uniform. So, oriented pores and chain. Murag inani ang uniform. Successive rays. Ano siya ha? Sa pore chain, ang pore chain, pwede siya nga inani nga murag radial chain. Radial ni. Ang pore multiple versus pore chain, mas taas si pore chain. Meaning, dikit-dikit yung kayo siya nga taas. Si radial pore chain, meaning parallel siya sa wood rays ang direction niya. If gatakilid or gaslant, like nagtabok-tabok siya within wood rays pero paslant ang line nga sa pores, then that is what we call as echelon. So ako, basta ako na i-call naman. Tingnan isa ninyo ha. Solitary or pore multiple. O pwede siya nga pore chain, pwede siya nested, or pwede siya nga wavy bands. Okay, ang next nyo tanahon, after sa pore, is in parenchyma. So, for the parenchyma, pwede siya nga apotracheal if away. Mora ni kung apotracheal. Diffuse, yunani, meaning layo siya sa pore. Pwede, sa isa ka wood sample, na siya'y apotracheal na parenchyma, na apod siya'y paratracheal. Na apod ibang wood sample na apotracheal lang ang parenchyma. So, for example, pwede siya nga diffuse, pwede siya ay nani, diffuse in aggregate. Makita ni ninyo. Ma-observe ni ninyo kining diffuse. Pwede po siya concentric. Kining concentric, medyo bihira, but na-agyapon. Usually, ma-libog mo sa concentric nga, pwede po siya kining aliform confluent, kining sa paratracheal. Banded confluent or concentric. Pero pag wala siya ni attached sa pore, wala siya ga tapad sa pore, that is concentric. But if ang parenchyma ni uban gyud sa pore, then that is banded confluent. Ang parenchyma dito sa cross section nga gihatag nako, makita ninyo because gaputi na siya sa scalar. Meron gaputi yung color or medyo ni change ang colors from brown to light brown. So, mauna siya ang parenchyma. Ang scanty, medyo dili kayo nini mo makita. Ang common yun, kining basicentric. Pwede siya nga unilateral para tracheal, pwede po siya nga basicentric. Ang aliform, nagya po ni, kinimurag mata. And aliform confluent, and then banded confluent. So, timanin ninyo ha. And then, pwede po siya inani, boundary parenchyma. If naadiri siya before mag-start ang mga ang early wood, then that is terminal. I mean, sorry. If mutunga ang iyang kining parenchyma after sa late wood, that is terminal. But if ang parenchyma is naadiri present in the early wood, then that is initial. So, ipakita na ninyo later sa mga dipterocarp. And reticulate. Pag reticulate, pag mura siya o gannet-like. Pag scalary form, mura siya ladders. Pre, ani. So, medyo bihira ni siya. But naagya po. Base, then ito na apilon. Okay, ang resin canal. Ilahan ninyo ang resin canal na dili siya pore because ang iyang structure ana is dili siya
dili siya gatapad-tapad or dili siya kanang kung musagol siya sa pore, medyo lisod siya ma-identify nga okay kana resin canal kung naay mga pores. But if naa siya sa terminal, if galaray siya diri sa terminal diri ang mga resin like sa depterocarp, then ma-identify nimo siya dito. Okay, kani resin ducts ni nga lines. Sa softwood, dali lang. Because tanang buslot sa softwood, they are resin ducts. And ang resin ducts, surrounded yun na siya permi o pareng kayo ma. Pareha ni, for example, distinct kayo, gaputi yun ang resin ducts. Because surrounded siya o pareng kayo ma na. Yes. And then, dapat punin mo tanawon, kining tyloses. Tyloses and kining crystals. Pag medyo murag bright siya, the picture murag na aga silak, that is tyloses or possible po siya nga crystals. And then ano isa pa ni mo bantayan atong i-add lang ang kining yung wood rays, kung baga ba ang wood rays, nipis ba ang wood rays, distinct ba siya or dili. Okay, so timanan to ninyo ha. Tanaw na to ang mga wood sample. Sige. So mag-start na diri sa almasiga. Makita na ninyo? I mean, makita na ninyo akong screen? Na naang pictures? Yes, sir. Ano? Sige. Mauni atong specimen sa almasiga. Almasiga is softwood or hardwood? Siga. Softwood or hardwood? Naka, kung ano mo, ano, di ba? Dendro. Taxonomy, di ba? Kung ano mo? Gomez. Hardwood, sir? No, softwood ang almasiga. Ay, softwood. So, oh, gamera na sila. Almasiga, lukinay, ng igem, na sila nga mga species, tapos pine tree, balain, pine tree, mga species sa agatis, or mga, basta member sa Podocarpa si A. Pag makakita mo dito nga Podocarpa si A, na sila, mga Pinna si A, pag makita niyo mo ng family, softwood na siya. Si almasiga na itong ginatanaw karon is a softwood. So, kung tanaw ni mo ang iyang kwan, wala yung pores. Nga, mura lagi ni o bangag, kala, mga buslot. These are not vessels. Openings ni siya because pagkat na to sa cross-section, pwede ma-open na to ang midpoint sa fibers. Ano siya? And scalar atong gamit sa kini nga pagkuha og pictures. Kini scalar nga microscope. So sa scalar na microscope, halos makita na nimo ang cells. I mean, halos makita na gini mo ang iyang cross section except sa wood lens. Compared sa wood lens. Kung wood lens imong gamiton, dili na nimo makita kini nga mga pores. But these are not vessels. Kini na open lang ni because pagkat ani niya, na ay ang mga fibers nga naigo ang iyang na half ang mga fibers. So pagka half niya or pagka makat ni mo tong halos iyang mid dapit sa midpoint which is more broader ang cells, then mo nang murag na openings. But these are not vessels, these are just fibers. So wala siya pores, the same with the soft hardwood. So mo na ang atong bantayan for the Podocarpa CS for this almasiga. Siya pa nga distinct sa almasiga ang iyang wood rays. Medyo thick. Kanang baga, gigay nga baga. But kay kung sa wood lens, halos dili gyapon ninyo mo makita. So makita lang na nato because scalar microscope atong gamit ani nga pagkuha sa pictures.
but naa siya distinct na murag kini and like the change ang color sa wood rays dili siya the same sa iyang kwan. So walay pore sa walay pores sa almasiga. Kabatag resin da kung ita ha resin da kabatag resin da. Okay. So wala ha sa almasiga. Dili pa sa kanta diri sa api-api. So diri sa api-api, karon i-describe nimo una. Okay. Kamu describe. Dito ta magsugod sa iyang topography. Diffuse, semi-ring or ring porous. Sa tanaw ninyo. Ano yung specimen na ito sa api-api, ha? Sige, i-describe daw ninyo. Diffuse ba? Ring porous or semi-ring porous? Okay, sige, gusto mo describe. Nawag ko? Okay. Bihag. Describe doon eh. Diffuse, ring porous, or semi-ring porous? Diffuse, sir. Ha? Diffuse. Diffuse? Yes, po. Diffuse, yung mga yes, po. Ah, tama. That's correct. So, diffuse. Kung tanawin mo ang iyang ring structure, that is diffuse. Meaning, dili distinct ang arrangement sa iyang kuan, sa arrangement sa pores. Okay? Okay, describe. Karon, pore shape. Circular, oval, or kuan? Circular ba, oval ba, or maroon sa na dua, round or oval? Bihag. Oval, sir. Oval. It's actually oval. It's more circular, iyang. More rounded ang iyang pores. Sige. Dilita sa iyang next na to describe. Sige. Sa pores, solitary ba? Yan itong guide. Ita sa kung ano po bihag. Pores, solitary ba siya? Pore multiple, pore chain, nested, or wavy? Ano ni mo? Sigot ha. Tingnan lang ang picture. Sige. Solitary. For multiple. For chain. For multiple, sir. Tama ka? Na ay for multiple. Like for example, kini. Diba? This is a radial yep. Multiple. Unsa asay dana? Napabay lain? Kung si Lutari, sir, diba tagsa-tagsa to siya? Ah, tagsa-tagsa. So, tama. Sakto yung ginaisip. That is, naapun siya solitary. Tumutong akong ingon ganyan nga. Pwede siya nga, naa siya more, multiple, pwede po siya na ay solitary. Like this one. Solitary, kini. Solitary ni siya. And then, kini, naa siya multiple. So, present po ng multiple. Like kini. This is a for multiple. And then, naapun siya solitary. So, inanaan niyo pag-describe, ha? And then, sige, adto ta sa iyang parenchyma. Sige, bihag. Ikaw sa karo na. Apotracheal. Paratracheal ba? If apotracheal siya, diffuse ba? Diffuse in aggregates? Concentric. If paratracheal siya,
paratracheal scanty. Yan tayo, basicentric, aliform confluent, or aliform, or boundary ba siya? Initial or if boundary, initial or terminal. Sige, ano ba daw? Kasi pagka, ano sir, apotracheal, tapos sa boundary ke. Sa boundary? Sa apotracheal, kasi pagka-diffuse. Kasi tapos sa pagka-diffuse. boundary, sa terminal, ay, terminal ba to sir? Terminal. Terminal or initial? Okay, ako ipatay na. Tama ka ha. Naasay diffuse. Although dili distinct ang diffuse niya. Whether diffuse on aggregate ba or diffuse on kuan. But naa ang diffuse. Makita ni mo ni mga puti. Kini ya. Yes po. Kini for example, na medyo ni baga diri nga puti. Kanang medyo lines nga ina na. Dili na. Parang kema, that's the wood race. Although parang kema tos Japan ang cells niya. But dili na up. Kuan sa atong dina-describe nga kuan. These are wood rays. But naa kay makita nga mga puti gyapon nga dili wala naka-attach sa pores. Although dili kay siya. Dili, like for example, kini. Sige. Kung naa siya ay apotracheal. Karon tanaw na to kung naa siya ay paratracheal. So, paratracheal. Na ba? Na ba'y para tracheal parenchyma? Kini. Wala, sir. Actually, naa siya'y para tracheal. Kini. This is a basicentric. Kung tanaw ni mo, from brown yung color, pag abot sa pore, naay gasuron sa pores nga medyo white. Na medyo light brown, di ba? Ni-change ang color dere. Kanang medyo light brown ang color. Ni-coat siya sa cells. Diba? So this is a basicentric. Kanyo, klaro kanyo. So from brown yung ako and fibers, pag abot diri dool sa pores, medyo ni change ang color into light brown. So that is basicentric. Okay. So wala na siya. And then, in terms of terminal and boundary, sa iyang parenchyma, actually wala ni siya. Ang api-api. Kini makita ninyo nga puti, these are bark packets. So it's an adaptation. Isa ni sa very distinct sa api-api ha. Na kung tanaw ni mo si api-api, murug makaila ka diretso, dali ra kay tanaw. Even dili ni mo tanaw ng wood lens. Ay min tanaw lang ni mo siya without wood lens. Makaila na ka diretso nga api-api because ani. Nasay bark packets kini. This is an adaptation sa api-api because si api-api kini nga species makita sa mangrove sites, mangrove area, or although we can also say na si api-api sa mangrove, meaning naa siya dito sa dagat. So to control ang salinity nga movement sa iyang wood, na aning present ni. Sir, actually kini resin ducts gyapon ni. Sir, resin ducts sa api-api. Yan na siya ha. Sige, change light ng specimen. Tara taglain. Sige, direkta ka epi itong. Si apitong, sige, ako lang mukhang na ni. Si apitong, maski dili na ni mo i-describe agad-agad na I'm sorry, ganun siya. Si apitong, distinct siya because ang iyang pores ani kay gatapok-tapok. I mean, dili, anong bulag-bulag pa ang iyang pores. Na-describe ba na din eh? Paha. Pores. Pwede na ako nag-gapay. Size. Si apitong, large size ang iyang pores and kuan kayo? I mean, daghan kayo ang iyang pores. Ano? Ang tanaw ni mo, compared sa uban specimen nga medyo bulag-bulag ang mga pores, si apitong, grabe kadigkit ang pores niya. Sani ka distinct ni apitong. In terms of parenchyma, naani siya diffuse si apitong, but di kayo na to maklaro sa akin itong pictures, but present ang diffuse ani niya.
And apo ni siya ay base centric. Like kinyo, you observe ni ninyo. Nag-decoat niya into white kini nga mga pores. These are base centric. Ano? Base centric na. Then, isa pa ka mabantayan nimo sa pitong ang crystals. Diba, kanamdam mo og tylosis of crystals, tylosis na abitso sa buslot. Pwede po siyang anay crystals or mineral deposits. Kini. Kini medyo ga-change ang color, ga-bluish, ga-spark, dire. Kini. These are mineral deposits. There is one is a tylosis. Kini, oh, na na-trap sa buslot. This is a tylosis. Tapos kini are mineral deposits. O mga crystals. So, makita ninyo mo siya sa apitong sample. And then, okay, ma, wood. Ang wood color for the apitong medyo darkish. I mean dark yung kayo ang color sa iyang wood. Very distinct actually si apitong, ma. Ilhanin mo siya direkto. So, more on solitary. More on solitary ang iyang pores. Kini. Or on solitary. Itataog for multiple na ba? Okay. For multiple. Okay. One. Wala, wala for multiple. Wala. Wala for multiple. Ay, echelon. Tanaw ni ninyo, this one is an echelon. Isa ni ka wood ray, another wood rays. Or isa ni ka lines, lines, lines. But if tanaw ni ninyo ang arrangement, tanaw ninyo, gadikit-dikit sila nga paslanting. This is an echelon. Yani ang echelon. Compared ani nga morga, inusara na siya nga pore. But kini, gadikit-dikit sila nga slant. This is an echelon. Mo ni ang echelon. Kini, oh. Pore chain na echelon. Ano siya? So, isa na nimo. Dapat bantayan dyan po na ninyo. Then, medyo nipis ang iyang wood rays. Ano? May nga mga lines. Medyo nipis. Aha. Dali rin yung ma-identify actually si apitong. Bitaw ta kay bagras. Sige. Tanawin ninyo, describe ninyo. Describe ninyo. Okay. Si Gomez. Gomez? Yes, sir. Sige, ikaw mag-describe ka rin ha. Dirita magsugod sa iyang nakin na ito na appeal lang ka ng round or yung shape kung round ba or kwan kay kaya na ito na ma-kwan. Dito sa topography. Sige. Ring porous? May ring porous? Porous or diffuse? Kwan, sir. Semi ring porous? Semi ring? Sir? No, this ring porous. This one is diffuse. Diffuse ni siya, ha? Tanaw ni mo, walay arrangement. No, siya ay gagmay, sir. Ha? Ay, gagmay, pero ga-scatter lang siya, di ba? Wala siya specific na arrangement ba nga? Word, naadiri ang dagko, tapos naadiri ang gagmay. Ay, okay, sir. No, tanaw ni mo, mura na sila katag-katag. Na dagko, gagmay, but wala specific na arrangement. So, this one is a diffuse. Sige. Tanaw na to ang iyang diffuse siya, ha? Karon tanaw na to iyang pores. Sige. Solitary or multiple pore chain. Tama. Yung concept. This is solitary or pore chain. Pore chain. Pore chain. Yes, sir. Porchain. Isa nga porchain. Radial
Radial line or multiple epsilon. Ano ang epsilon, sir? Atong describe na ko ganiya ba nga medyo gaslant na patakilid. Epsilon, sir. Ma, epsilon. So isa ni ka actually ang bagras nailhan nimo si bagras diretso because daghan siyang epsilon. Ang tanaw nimo kanao, di ba? Galaray siya nga paslant. Ana. Nagay po siya solitary. Nee, this one is a solitary. But if tanaw nimo kanao, kana nga linya. So, ana this one are echelon. Kene, oh, tawa na oh. Echelon na siya. Sige. Dito ta sa iyang parenchyma. Sa man iyang parenchyma. apotracheal ba? Paratracheal. Sige, dito ta sa apotracheal. Naa ba siya diffuse? Diffuse in aggregates? Or sa gitong isa? Diffuse in concentric, aggregates sir. Or concentric? Yang tanaw nimo. Concentric, sir? Concentric? Hindi na concentric. Wala siya concentric. In terms of apotracheal, ang naalang niya, diffuse. Kini, o? Oh? Kanang white, ang tanawin, sir? Oo, kanang white. Apotracheal man ta. So, meaning away sa pores. Tanawin mo dire, gaputi, o. Oh. Dari nga side, gaputi. Okay. Gaputi ni... ay, open na kanang white sa pili. Kini. So, these are diffuse. This put sa aggregate. This one, these are just diffuse. Kaya ng mga bujuga puti dara sa from. Karon, dito ta sa iyang paratracheal. Unsa man siya? Tanawa daw. Yeah, tanawa daw gumi. Unsa na siya nga type? Kanti? Unilaterally? Basicentric? Aliform? Aliform confluent? Banded confluent? Banded, sir. Banded. Really, this one is basicentric. Tawa ko, oh, inalis siya, di ba? Bamburong ni puti, rasa around sa pores. Nani ang basicentric, ha? Kung tanawin mo siya, umuni ang pore, gaputi siya around sa pores. Ano siya? Di ba? Sabantayin na ka? Sir. Observe niyo mo? No? Ano ba? Medyo... kung tanaw nimo ang pore, around sa pore, na ay muragap white. So, these are parenchyma. Ano? So, this one is, kini, basicentric. Tanaw nimo, muragap siya galingin. Yes, sir. So, galingin na siya, ha? Ano? Observe na nimo, galingin. Whitish ang around sa pores. So, ang paratracheal niya ng parenchyma is basicentric. Okay? Sige. Yes, sir. Hylosis, present or delay? Hylosis or mineral deposits or crystals, present or delay? Present. Amin na na. Present? Kinanag silak-silak nga way. Amin na na. Ahana. Kini? Or kini? Kanang nai murag bangag nga nai naka-deposit sa iyang okay, color. Tama. That's correct. So this one is a tylosis. Okay. So present ang tylosis sa bagras. But dili kayo common. Dili po tanan na ay tylosis. Na. Taas siya. Like yun eh. Ano is tylosis? Okay? Tawa na oh. Tylosis or crystal. Taas siya. May sulod yung bangag ba? Ano siya ang ipasagot sa losses or crystal? Sige. Sige, ang iyang wood ray, baga ba or dili? Yung wood rays. Dili. Diba? Nipis kayo ang iyang wood rays. No? Halos nipis kayo. Hindi mo halos makita ang wood rays niya.
Naklaro ang iyang force. Okay, thank you, Gomez. Nana siya pag-describe, ha? And then, sige, atataglain. Sige, direta kay Bangkal. Describe ani kay si wala mo itong uban. Sige, Aro. Aro? Sir? Sige, ikaw na po na. Sige, practice naman eh. Para matudlan tamo. Ikaw ang pag-describe. Sige, this is specimen of Bangkal. Bangkal niya. Sige. Karon, i-describe sa ang iyang pore. Kuan ba? Diffuse, ring porous or semi-ring porous? Direta siguro. Ipasakol ka lang para dali ano yung mag-describe. Sige, kaya siguro. Okay, tanaw ni mo ko an. Aro. Kana... Diffuse, sir? Diffuse? Yes, sir. Upanan na, sir, diffuse. Ha? Upanan na, sir, diffuse. Diffuse porous. Sige, i-analyze the otro. Tana, I mean, klaro hagin. Itong specimen kay, sige na siya, Bangkal. May ring day, sir. Ha? Ibawa yun na ito. Nakala ko. Diyos na, sir, kay galibat. Tanaw. Lajot lang, sir. Ayaw, palibat-libat. Dapat magod ako mata, sir. Di ko kakantarong. Na, ayaw kayo na ipadulo yung kanda sa screen. Turn lagi ka, sir. Ring lagi na, sir. Hmm? Ring. Ring porous? Yes, sir. It's a semi-ring. Tanaw daw, balik. Anong makain yung semi-ring? Kaya namin siyang gagkot o gagmay. Kung tanaw ni mo, diri gagmay, di ba? Yes, sir. Gagmay ang pores diri nga side. And then, medyo nihalo nga na ay gagmay. Ay gagmay diri, but distinct nga na po yung mga dagko. But diri nga portion, dagko na. Yung dere o, dapat. Diba? Itagko na ang force yes, dere. This is a semi-ring. Natatagahan ko na yung image. Yun yung tawa niyo. Nagmay dere. And then, anam-anam siya ugkadagko. Pero dili distinct na from gagmay dere to dagko. So, anam-anam. So, it's a semi-ring na arrangement. Ang isa ka klaro actually sa Bangkal, ang iyang pore shape, medyo dili kay ni siya perfectly round. Medyo naipagka ovate ang iyang pores. Ano niyo? Medyo pagka oval ang shape sa iyang pores. Distinct niya ka sa Bangkal. Aside sa iyang wood, kung makita ninyo ang kahoy niya, orange yung tayo ang color for the Bangkal. So, sige. I-describe na yun. Ano sa mga siya? Solitary, for chain, for multiple.
Wavy. Kay Aro. So, sir? Eh, describe na ang iyang kwan, pores. Kung ang iyang pores ba kay solitary, pore multiple, pore chain, or wavy. Sa mga niyang pores. Solitary ba? Pore chain? Pore multiple? Or wavy? Solitary, sir? Ha? Solitary? Nasa solitary. Ini. Si balik sa gay ko ganiya. Si bag si bangkal usay masa malaan mo siya nga diffuse ang iyang pores. But like if tanaw ganiyo. Nadiri ang gagmay wa na manam siya ka dagko. Dire. So mo ni siya maingon na to nga dili kid siya perfectly nga ining ring. That's why it's a semi ring porous. So, dagko, tapos mugagmay na po dere. Meaning, nag-late wood na po dere. Nadere dapit nga side ang early wood. Tama ka ganyan, Aro. This is solitary. Nasa pamaylain na. Aside sa solitary. More, sir. More multiple, sir? That's correct. For multiple. Unsa man siya? Multiple of 3, multiple of 2. 2, sir. 2. Okay, ne. This is a multiple of 2. Ano? That's correct. Medyo gatapad siya, di ba? Ano? Gatapad ang sample. Okay. Tyloses. Na-ay tyloses? No, this is a multiple of 2. Multiple of 2. No, multiple of 2. Tyloses, na? Hindi ko sure, sir. Sir. Wala siya ay tyloses. Ang kining medyo ga kundi wala man ni siya sa buslot. These are mineral deposits. Pero wala siya exactly sa buslot. So, this siya tyloses. But these are mineral deposits. Kana siya. Na medyo bright. Sige. Dirita sa yung man. Paring tema. Right. Tag ka na maklear na kung ano mo. Paring tema. Ba mo guni atong specimen na asay sapod. Kini nga portion kung makita ninyo medyo kining ga white kayo yang dagway ba. This is a sapod nga section bangkal. But kining later nga specimen kini hardwood na ni siya nga section atong bangkal. Mo na medyo murag kayo lahi lagi yang dagway. Wala na kung asa dapat gi cut. Describe ang iyang parenchyma. Aro. Okay, pinidere. Kasi yung tanong sa iyang parenchyma. Sige, kana aro. Kita na nimo. Unsa nga pareng kay nang na? Ara shug.
Ano na ani siya is kala reform. Kini o. Ni murag hagdanan. Especially kung yang pa ang iyang ang wood. Na daw. Or scalar form or no, not sorry, not scalar form, diffuse in aggregate. Na. Aside from that, naa na siya ay basicentric. Tanaw ni mo, coated ang ni change ang color niya from medyo dark to medyo light dire. Coated ang iyang pores. So that is basicentric na parenchyma. Ha? Ha? Dali. Sir, asa dati mong mungi mag-onche nga diffuse in aggregate? Okay, kini o. Ano itong burag ni line niya ni Ana Galit? Bantay mo, Ana. Mag-ana nga line, no? Or kini nga line? Diba na ay wood ray? Kana, wood ray man na. Kana murag line nga taas. Tapos makita niyo na murag baga nga ano baga murag baga nga lines pud nga pasulod ang iyang direction. Diba? Murag ni letter L ba. Pasulod ang iyang direction. Mo nang diffuse in aggregate. Okay? Okay, sir. Thank you. Okay, aside na na siya basicentric. Ano, this one is basicentric. Dali rin ninyo mailan actually si Bangkal. Tungod po ani iyang wood race. Ano ni mo distinct kay na ang iyang wood race. Na ugyang na sample imong tanawan. Okay ni oh. Rug na yung mga lines ba, di ba? Kasi may lines nga padulong dito. So that, those are the directions sa wood race. Ang tanawan ni mo, distinct kayo siya. Kaya dugol kayo. Dugol kayo ang wood race. Sige. Tataglain ha. Last na ni. Dito sa dipterocarp. Abe, taon ng bayo ko. So, taon ninyong bayok. Kining bayok, only and diffuse in aggregate. Mga lines nga inana. Kung doon na po siya diffuse na kuan, but na po kini ang diffuse in aggregate. Ano mo rag lines na niyo? Okay. So, sa iyang pareng kay ma. Sa meet ako ka ng mula. Mula. Sige. Tanaw ninyo ang tangulo. Diba? Very distinct. Sa base centric. Ang iyang parenchyma ni. Ang pinaka-distinct sa dangula, ang iyang wood ray. Diba? Tanaw ni mo, tick kayo ang iyang wood ray. Okay, nani ang mabantayan ninyo sa dangula. Na siya solitary, na siya multiple. Kaya multiple of two, na po siya solitary. So, tag ka ng kini. Para ma-convive ninyo ang dagway sa basicentric. San ipil-ipil. Ani ang basicentric? Coated kayo. Like katong kaganiya, di lang ninyo maklaro ang pagka-basicentric niya. At kining ipil-ipil, distinct kayo nga basicentric. Dili lang kay ipil-ipil. Common siya sa ang basicentric sa mga leguminosae na species, sa mga family. So, common kayo dia ang basicentric. Di lang siya basicentric. Napo siya kining aliform. This is an aliform. Sa ganing aliform, mura siya o mata. Okay.
aliform. Naunin mo din siya aliform. Na siya basocentric, na siya aliform, na apod siya ito ni. This is an aliform confluent. Meaning, connected ang parenchymas nila. Kini is an aliform confluent. Na. Ilan na ninyo, kailan na ninyo ma-identify. Dito sa akin yung mga detail cards ang reason mong good. So white, dito ta sa white lawaan. Tanong na to ang white lawaan. Okay. White lawaan, diffuse siya. And then, ang iyan pa rin kayo, actually, naa siya yung basicentric. Pero dili ta, dili kayo inana ka distinct. Ipis kayo ang iyang parenchyma. Ang klaro sa iya kini iyang boundary. Kini oh. This is a boundary parenchyma. Dili na to ma-determine kung unsa man siya, initial or terminal because diffuse ang iyang soft ang iyang early wood o late wood. Kana siya is a parenchyma nga ina niyo. Boundary. More probably na siya sa terminal or initial. Yan na. Ang ilan na ninyo. Dili lang sa dipterocarp. Common siya sa mga dili lang sa white lawaan. Common siya sa mga dipterocarp na species. And aside ana, ang ilang kuan is coated with na ay resin ducts. May tatag-example dito. Sige. Sige. Makita ninyo yung align. Sige ito. Okay. Makaklaro pa ba ninyo yung align? Yes, sir. Para gaputi. If nabantayan ninyo, yes, sir. Gaputi siyang aligns. This is a parenchyma. Pero na ay mga buslot nga gagmay kayo kini wala pot ni these are vessels ni dagko nga buslot but na ay gagmay nga buslot diri sa lines these are resin ducts sa dipterocarp atong species karon is mangga chapoy sa mangga chapoy these are resin ducts nga naa sa iyang parenchyma boundary na parenchyma. And then kini nga line naunin mo na yung mga buslot isa ha and then kamay na lang tagra ko mga examples ha and then ito ka sa pendulo. Kini. Asa ni nga parenchyma sa tindalo? Kana, asa na siya nga parenchyma? Aliform siya. Tama, aliform. Distinct na siya. Pag ang species gani, or leguminosae, distinct kayo nga naaginay either basicentric or aliform. You know, aliform kayo. Ang tanaw ninyo, di ba? Murag yung kayo siya mata. Aside sa aliform, na asay boundary. No? Boundary na parang kema. Kema na siya. Anong gababag na lines. So, 14 dalo. And then, okay, Thailand shower. Saan nga pa rin kayo, ma? Solitary ang iyang pores, di ba? Solitary ang pores. Pero, grabe ka, Thailand shower niya, ha? Alam siya mo, Thailand shower. Solitary ang pores.
And then diffuse. But tanaw ni murag zebra, di ba? Unsa ni siya? This is abundant confluent. Tama, abundant confluent. Ana siya for Thailand shower. This is abundant confluent. Di ba? Hindi kayo nga mailhan mo siya diretso. Ana. Sige. Kini. This is a peak. Alam mo siya mong peak, no? Tectonal grandis. Sige. Unsa ni siya nga topography? Describe daw. Dari tao. Kini. Unsa ni siya nga topography? Ring porous. Yeah, it's correct. This is a ring porous. Ano siya sa peak? Ba? Nadiri ang dagko nga pores. Pagkabot niya, gagmay na dahil nga pores. Like kini, sa continuation mo guni. Kini are the late wood. Nadiri ang imong early wood. Na-distinct siya sa peak. So, nadirindag ko nga pores, nadiri ang gagmay nga pores or kinidari. So, ano siya sa tick? And then, tamayuan. Sa tamayuan, very clear nga iyang wood race. Na-describe rin siya, dali rin siya i-describe. Then, ano siya dali? Rain tree. Sige, tanawin ninyo sa rain tree. Basig, posible mo maglibog ni rain tree o ni ipil-ipil. But if tanawin ninyo sa rain tree, this one is a solitary and then basicentric. Napod siya ay multiple of three. Diba? Kaya siya. And then... piece. Kini. Very clear, oh. Mayapis. Mayapis ba ni? Mayapis is a dipterocarp. Tingnan ko ganyan, na nasa boundary pa rin kay ma. Tanaw niyo. Tanaw niyo mo ni, naan siya buslot. These are the resin ducts sa dipterocarp. So, it's a form of boundary nga pa rin kay ma. Actually, na po siya basa centric. Tapos ay boundary nga pa rin kay ma. So lisod actually i-identify ang dipterocarp na species. Kaya halos pare-pareho na sila dagway. Tanawin mo ang pores. It's a resin. Resin ducts. Sige, ana lang siguro. Di lang ta. Anyway, pwede man ninyo i-scan tong mga specimen para hinahinay na ninyo o describe o familiarize.